Ito yung trolley na storage. Color pink yung in-order ko. Tapos ito, mixing bowl set siya. I-assemble ko siya ngayon para makita nyo kung paano siya i-assemble. Okay, let's unbox. So, ito na. Mabigat siya, pero parang maliit. Let's see. First time ko mag-unboxing. Excited na ako dito para may lagayan na ako ng mga pang-bake. Ililink ko sa baba kung saan ko ito nabili. Ayan na siya. Mahirap naman ito. Wow! Ganda ng color. Ano siya? Para siyang bakal. Paano ba ito? Wow! Wow! So, may kasama na tatlong handle. Hindi ko alam kung para saan ito. Sa baba ata yung isa, tsaka sa taas. Tatlong ganito yung kasama. Tapos, dito sa box, ito yung mga tungkod. O, may instruction. Chinese? Ay, hindi. May ano. Bottom bend. Paano malalaman ko? Ah, yung bottom bend pipe, yung may butas dito. Tapos, yung bend pipe handle, yung walang butas. May gulong siya kasama dapat. Nandito yung... Ah, ito yung gulong. Oh, may screwdriver. Okay, first. Bottom bend pipe. Ilalagay dito. Yan. Ganyan. Tapos, yung isa pa. Okay. Yan na yung sa baba. Upper pipe. Paano malalaman kung alin? Sino lang ba? Yan. Okay. And then, align the whole line. Ano pa align na? And then, the next tray. Bakit dito hindi na po? Okay. Tapos dito. Ganda. Cute! Ito na yung itsura ng trolley. Dapat i-align yan ng mga bilog-bilog. Pati dyan. Kasi maglalagay ng screw. Michael, please. Ang laki man. Kaya mo. Bakit ang lalaki? Ay, baka lang ginalagay lang. Hindi! Ilalagay ko muna dito yung mga gamit ko sa pang-bake kasi naka-barag lang. Naka ano sa Tagalog ang barag? Barag! Yun, nakakalat. Tapos ang next natin ay unbox ay ito! Sorry kung maingay yung electric fan yun. 10 na yung laman nito. Set kasi to. Yan! Let's open it. Wow! Ang ganda ng mga colors! So, yan na yung trolley. Lalagyan ko pa yan ng mga container na lagayan ng flour. Tapos, share ko na din to yung binili kong lagayan na rose gold. Sa Wilcon ko yan nabili. So, ito, sa Wilcon ko din nabili. Baking soda to. Kailangan ko lang lagyan ng label para alam ko. I-update ko kayo pag nalagyan ko na yan ng mga gamit ko. Nandyan lang kasi yung mga pang-bake ko. Makalat tingnan. So, dyan ko sila ilalagay. I'll update you. Mag-unbox tayo ngayon ng package. Lagayan ko to ng flour, tapos sugar. Maganda to kasi airtight container to. Pero may in-order pa ako, set yon, walo yung laman. Ito, dalawa lang. By piece kasi to na order. Wala siyang set. Bibilin mo lang pa isa-isa. Sana hindi basag. Okay! Ito na! Maganda tong container kasi ipupush mo lang tapos mag-open na. Wait, pakita ko sa inyo. Same size lang to. Dalawa. 1 kilo daw kaya dito. Yung brand dito is Anku. Buti walang basag. Ganda niya. Pang milk talaga to. Pero pwede naman maglagay ng flour dito. So ganito siya i-open. Ipipress niyo lang. Tapos
Wow! Ganda. Ganda ma. May free din na scoop for milk to. So, pwede pa man to magamit for baking. So, open ko lang din to. Same lang naman. Wala naman siyang damage. Kasi, yung packaging niya, super sealed. Hindi talaga siya mababasag. So, trinay ko ilagay dito. Ganda. Lalagyan ko yan ng mga label. Hi guys! I-open ko na tong package na to. Two, three, four, five, six, seven, eight. Pag i-open, ganito. Tapos, airtight talaga. Lalagay ko yan dito sa aking cart. Meron ang laman tong isa, flour yan. Lalagyan ko pang label. Hi guys, so i-share ko lang sa inyo yung na-receive kong package today. So first is itong mga cookies from the Good Munch. Yan. Na-try ko na itong dark chocolate and super sarap. Nagme-melt yung chocolate sa loob. And itong isa hindi ko pa na-try pero excited na akong i-try siya. Ito yung classic choco chip nila. And ito naman yung double chocolate cookie. So yung next naman na padala is from the Sample Room PH. Super ganda na itong pouch na to. Ang laki niya. So yung sa loob, mayroong close-up. Bago ata to ng close-up. Cool mint all around fresh. And may kasamang face towel. Mamaya bubuksan ko to. And meron pang pa-pom-poms. And then, toothbrush. Siyempre, kailangan ng toothbrush pag may toothpaste. Kita ko sa inyo to kung paano siya. Or ano to? Paano ba to? Paano nga ba to? Yan, ganito siya, diba? Tapos, i-twist nyo. And then, push it. Bruh. Ay, naulog. Tama ba yung ginawa ko? Para saan ba? Ah, okay. Yung natanggal kanina, dito siya. Para may holder. Ganun pala siya. So, inuman siya. And last package is from Happy Skin. And ito yung newest collection nila. Collaboration ulit kay Catherine Bernardo. Oh my God, sobrang ganda niyo. Gagawan ko to ng review or first impression. So, mauuna muna yun na video bago tong vlog na to. Kung ma-upload ko ba tong vlog na to. Excited na akong itry to kasi yung Happy Skin, isa talaga sa favorite local brands ko. Behind the scenes. Itong ano? Thank you, Sans. Bagong setup na naman. Ang galing niya. Siya nakakaisip niyan. Hi! Binili ko tong mirror sa SM Department Store lang. 500 plus lang yan. So, ito po yung behind the scenes. Medyo nakakaya. Thank you, Santos. Hirap pala gumawa ng ganitong picture. In fairness, ang ganda ng mga nakuha niyang photo. It's so good! Ang ganda! Mag-picture kahit nakakayo. Super ganda. I-try niyo to. Ilagay niyo yung mirror sa labas. Tapos mag-picture kayo. Wow. Parang America's Next Top Model. If I had no cash to spend, if I forget we had plans. Wow, parang ang sarap. Hindi ko pa to natitikman. Try ko later. And may kasama siyang chocolate na dip. Excited na akong tikman to. Pero ipopost ko muna sa Instagram. Taste test natin mamaya. Sorry kung maguling buhok ko. Hayaan nyo na. Nasa bahay lang naman ako. Pero itatry ko na tong cream cheese bites ni Pastry or ni Kika. Hindi ko pa kasi ito natatry. Yung natry ko sa kanya is yung red velvet cupcakes, red velvet cookies with cream cheese din, tapos chocolate chip cookies. Pero yung favorite ko is yung red velvet niya na cookies and cupcakes. Super sarap. And try ko tong cream cheese bites na. Bago niya kasi ito. Yan yung itsura niya. Para siyang bread. Sa loob may cream cheese. Malamang cream cheese bites nga, diba? So, i-dip ko na siya dito. Sarap! Legit, masarap talaga. Kalasa niya yung Auntie Anne's. May ganito kasi yung Auntie Anne's. Hawid sila ng lasa. Hi guys, so i-share ko lang yung in-order ko sa Pumelo. Wala lang, share ko lang. Para may madagdag ako sa vlog na to. Sa Zalora ko pala to in-order. Mabilis lang to, siguro 1 week lang siya bago dumating. Maganda tong Pumelo. Yung mga ibang dress ko galing dito, insert ko yung mga pictures. So yung first is yung birthday ni Alonso nung December. Yung pink na dress, galing yun sa Pumelo. Tapos yung isa nung birthday ko, sa Pumelo din galing yun. So yung first kong in-order ngayon is itong pink dress.
dress. Medyo ano siya, medyo revealing sa likod. Ang laki ng buta sa likod. Pero maganda naman yung tela and yung color. And dalawa lang naman yung in-order ko. So, ito yung next. White top na puff sleeves din. Ganda. Wala ko masyadong ganitong damit. So, ayun, nag-order na ako. And abangan nyo yung video ko kasi may mga in-order din ako sa Lazada ng mga damit. Gagawan ko na lang yun ng separate video. So, ilalagay ko na yung mga manaugasan na to. Yung mga ingredients ko dito sa mga container and lalagyan ko din ng mga label. Pero fast forward ko na lang kasi boring. Sana hindi maulog ay matapong. Ow! So, yung laman nitong powdered sugar is 2,272 grams. Ang dami niya. Ano yan? So, lalagyan ko ng label tong mga container using this. And yung brand nito is Brother. Nabili to ni Mama sa New Zealand. Pero meron din naman nabibili dito. So, ililink ko na lang sa baba, sa description box. Maganda to kasi pwede ka magpili ng font, size, style. Let's print it. Tapos na lang, mag-bake. Wow! Kita nyo? Tapos gaganyanin para i-cut. Ilalagay ko din sa container kung kailan yung expiration para alam namin. So, yan na yung itsura. Didikit ko na dito. Baba. Kibang! Kibang! Tanggal ko. Okay, pakawin ko na. Okay. Ano yun? Gusto mo mo. No cash to spend. If I forget we had plans, when I feel like breaking down.